Okay. Hi! Kung bago ka dito, ako si Wesley. Halata naman siguro sa pangalan ng channel ko. Kung titingnan nyo yung mga previous videos ko dito sa channel, aside sa mga tech reviews na meron ako na dapat nyo panoorin, makikita nyo na puro mga self-help ang videos ko. And kahit sabihin natin na may magagandang benefits, yung mga ganong klaseng videos, like nakakatulong yun sa mga taong kailangan talaga makanig ng mga ganong klaseng video, may mga pangit din yun na nadadala para sa akin. Expected ako maging organized palagi. Kailangan makita sa akin na productive talaga akong tao. Habang gumagawa ako ng mga ganitong klaseng video, lalo ako nagsiset ng standards sa sarili ko, sa overall image ko dito sa YouTube na parang bawal ako mag-scroll sa FB, mag-binge watching sa Netflix. Tao rin ako. Though kahit pinapractice ko rin itong mga binabanggit ko sa videos, tinatama din ako. Nag-worry din ako. Nagpo-procrastinate din ako. Itong mga self-help videos na ginagawa ko to para hindi ipakalat sa buong mundo na matino akong tao, na perfectong nila lang ako dito sa mundo. Pero bilang reminder para sa sarili, sa mga natutunan ko sa buhay, at kung ano yung mga dapat kong gawin at baguhin. At syempre, para rin makatulong sa mga naghahanap ng tulong. Dahil sa pandemic na meron tayo ngayon, maraming nagbago. Nawalan ako ng klase, kaya nasa bahay na lang ako palaging ngayon. May mga bagay naman tayong pwedeng gawin sa loob ng bahay para maiwasan natin maboard. May video ako na tungkol dyan na pwede mo panoorin. At oo, magkaiba ang procrastination sa pagiging bored. Pero malalaman natin na connected sila sa isa't isa mamaya. Para malaman natin kung paano mapigilan or at least maiwasan ang pagpo-procrastinate, maganda siguro na malaman muna natin bakit tayo nagpo-procrastinate. May dalawang sagot akong natutunan. Yung una, nagpo-procrastinate tayo dahil mahirap yung dapat natin gawin. At yung pangalawa, dahil boring or masyadong madali yung mga dapat gawin. Pag-usapan muna natin yung pangalawa dahil doon ako mas nakaka-relate. Gawa tayo ng scenario. Estudyante ka, Thursday ngayon. Binigyan kayo ng assignment na gagawa ka ng summary ng isang chapter sa book at ang pasahan ay next week Thursday. Ang tanong, kailan mo gagawin yung summary? Maybe niisip mo, mamayang gabi gagawin ko na. Summary lang naman yan. Wala masyadong iisipin dyan, di naman ako gagamit ng calculator dyan. Madali lang yan. Pero na-late ka umuwi, pagod ka, so nagpahinga ka muna at nag-cellphone. Pero ngayong nakahiga ka na at nagsiselfon, naisip mo yung summary at nangangatwiran yung utak mo na isipin, madali lang yung summary. So para hindi masira o mabitin yung pahinga mo ngayon, iisipin mo na lang na bukas na lang tapusin. At ayun ang tinatawag nating procrastination. So sa mga taong tulad ko na mas nakaka-relate dito, huwag kayong mag-alala, may solusyon dyan. Masyadong madali yung dapat mong gawin. Isa sa mga effective way na ginagawa ko personally ay gumawa ng to-do list. Whether phone app man yan, browser extension, or kahit sa OG ng mga notebooks natin, ikaw bahala. Ako personally, ang ginagamit ko ay Google Calendar. Marami na akong na-download na to-do list apps or calendar apps, pero after nila, eventually, bumabalik ako sa Google Calendar eh. Dito what's on my phone video ah. Pero kung gusto nyo ng ganun, like nyo lang itong video para malaman ko kung interested kayo. So, paano nakakatulong ang to-do list? Balik tayo sa scenario natin bilang estudyante kanina. To make the long story short, nagagawa na lang natin yung assignment kapag deadline, di ba? Or at least kapag malapit na. Bakit kaya? Dahil nandun yung sense of urgency. Alam mo na wala ka ng time, alam mo na bukas na to, at kahit mangitwiran yung utak mo na baka naman may time pa mamaya, in the end, gagawin mo rin yung assignment dahil alam mong limitado na talaga yung oras mo. Unless na lang kung di ka talaga gumagawa ng assignment. Nakakatulong ang to-do list sa pag-iwas procrastinate sa ganito paraan. Bago ka matulog, gumawa ka ng list na mga gagawin mo para bukas. 9 AM, mag-aalmusal ka. 9:30, maghuhugas ka ng pinggan. Kung naghuhugas ka ng pinggan. 10 AM, social media and so on. Tapos mamaya, ilalagay mo na yung paggawa ng assignment sa 2 PM after mo magpahinga. Doon may iba't ibang schedule tayo, pero ang paggawa ng to-do list ay isang paraan para makita natin na ang busy day natin ay pwede pala magawa ng paraan. At habang naglalagay ka ng mga dapat mong gawin, nakapagbibigay din to ng sense of urgency dahil alam mong ngayon mo dapat to gawin. Kasi sa susunod na araw, may iba ka nang gagawin. Doon naman tayo sa isa. Nagpo-procrastinate tayo dahil mahirap yung gagawin. Ito yung feeling na na-overwhelm ka kaya nag-decide ka na wag na lang muna ngayon, mamaya na lang or minsan wag na lang. So anong dapat gawin? To-do list pa rin. Pero iibahin natin. Gawin natin katulad kanina yung scenario natin para dito, estudyante ka pa rin, pero yung assignment mo naman ay sasabihin natin
mas mahirap. So let's say yung summary ulit, pero imbis na isang chapter lang, gawin natin lima. From 1 to 5, mahirap na siguro yan, no? So paano natin magagawa na hindi mag-procrastinate or worse, ma-stress? Babalik tayo sa to-do list. Pero imbis na chapter 1, chapter 2, mga buong chapter lang yung nakalagay sa sked mo, pwede mong siyang kalasin sa mga maliliit na parts para maging less overwhelming yung mga gawain. Kung medyo mukhang mabigat pa rin, pwede mo pa rin kalasin lang ulit. Maganda tong method na to dahil syempre una, magmumukhang less mahirap yung mga gagawin mo. Pero yung pangalawa, habang may tinatapos ka na small task, may kita mo yung progress mo. In that way, nakakapag-motivate din siya at magaganahan kang ituloy yan dahil alam mo na may nangyayari at hindi ka nagsasayang lang ng oras. Bago matapos tong video na to, gusto ko lang sabihin na sa buhay natin ngayon na nagpo-procrastinate tayo, gusto natin na may nagagawa tayo, hinahabol natin yung mga goals natin sa buhay, magkaroon din tayo ng moment na makapag-step back at i-check natin kung ano ba talaga yung gusto natin gawin. O baka napipilitan na lang tayo o nawawala na sa isip natin kung ano ba talaga yung mga tunay na importante. Kaya isipin muna natin kung gusto mo ba talaga yan? Mahalaga ba talaga yan? Dahil makakatulong yun para maging intentional tayo at maiwasan kahit papaano ang pagpo-procrastinate. Kung nagustuhan niyo itong video na to, like lang kayo. Kung hindi, okay lang. Subscribe kayo at hit niyo yung bell para sa mga susunod na video. Bye!